Si Devine Arkins ay isang Belgian backpacker. Ang backpacker po, para sa mga taong walang idea, ay isang taong naglalakbay na tanging konting gamit lang ang dala sa isang backpack. Ang mga katulad nila ay mga adventurous at thrill seeker. Kaunti lang ang dala nilang pera at madalas nakikihitchhike o nakikisuno sa mga dumaraang sasakyan at para makatipid sa mga hostel lang sila nag-i-stay. Si Devine ay 24 years old. Sanay siyang maglakbay mag-isa sa iba't ibang panig ng mundo. Nakapag-hiking na rin siya sa Central America, sa China at maging sa South Africa. Nag-aaral siya sa Belgium ng kolehiyo at mahilig sa mga hayop. Pero noong 2016, ipinagpaliban niya muna ang pag-aaral at nagpa siyang isakatuparan ang kanyang matagal nang gustong gawin. Ang kanyang Australian Dream Backpacking Adventure. Kumuha siya ng isang taong working visa at excited na lumipad patungong Australia. Kasama ang iba pang backpackers na tulad niya, inakyat nila ang Blue Mountains at Tasmania. Matapos ang adventure doon, bumalik sila sa Melbourne. Ngayon ay sa Adelaide naman ang tungo niya para magtrabaho pansamantala. Gusto niya kasing mag-extend pa ng stay at required na magtrabaho siya ng 3 months para ma-approve ang request niya for extension. Bagamat sa pagkakataong ito ay mag-isa na lamang siya, dahil trabaho ang kanyang pupuntahan, hindi naman siya natatakot. Feeling niya, safe naman sa Australia. Bago pa lumipad si Devine patungo doon, nakapag-apply na siya ng trabaho sa isang website at isang employer ang sumagot sa kanyang application. Nagtatanong ito kung interesado siyang magtrabaho sa farm at mag-alaga ng bagong panganak na buriko. Dahil mahilig sa hayop, tinanggap niya ang alok nito. Sinabi ng magiging employer na malayo sila sa Adelaide kung saan siya magbubuhat. Humigit kumulang 2.5 oras. Libre ang kanyang bahay at pagkain at tatanggap siya ng $20 kada oras. Nagpakilala ang employer na siya si Max at sinabi nagtatrabaho siya para sa kumpanyang Genesis Inc. Nagkasundo silang dalawa sa kanilang usapan at ngayon ang araw na kakaunin siya nito sa napagkasundo ang lugar. Noong February 9, tulad ng napagkasunduan, sumakay siya ng bus patungong Murray Bridge at inintay ang pagdating ng taong kakaon sa kanya. Hindi nagtagal, dumating ang isang mama. Mukha itong madungis at sa itsura nito, talagang masasabing sa farm ito nagtatrabaho. Nagpakilala ang mama na siya si Max at sumakay na sila ng sasakyan. Malayo ang biyahe, makwento ang mama at mukha namang mabait. Pero sa likod ng isip nito ay may binubuo itong maitim na balak. Hindi Max ang pangalan ng mama. Siya si Jean Bristow. Plano niyang dalhin si Devine sa kanyang maliit na farm sa Miningi, kung saan may lumang kural ng baboy doon na hindi na ginagamit. Kung tutuusin, wala pang isang oras ang paglalakbay mula sa Murray Bridge patungong Miningi. Pero dahil gusto niyang lituhin si Devine, pinili niyang dumaan sa malayo at pasikot-sikot na lugar. 2 silang nagdrive nang nagdrive at dumaan sa 2 lawa. Hanggang sa wakas, narating din nila ang property na sinasabi ni Max. Inilibot ni Devine ang kanyang paningin sa paligid at nakaramdam siya ng kaba. Para bang napakalayo na niya sa kabayanan. Bagamat ang totoo niyan, 1 kilometro lang ang layo ng kinaroroonan niya sa bayan na kung tawagin ay Miningi at sa police station. Ito talaga ang gustong mangyari ni Jean Bristow. Ang isipin niya na napakalayo na niya sa kabiyasnan. Ang bahay ni Jean ay hindi din kalayuan sa lugar. 350 meters lang ang layo nito. Natatabunan lang ng malalaking puno kaya wala siya nakikitang bahay. Bumaba sila ng sasakyan at pumasok sa 1 kalawanging gate.
Sa property ay may parang kwadra na may bubong na yero. Ayon kay Max, isa itong dating piggery. Pumasok sila ni Max sa loob. Napakadumi ng paligid. Ang pader ay namumutik-tik sa dami ng patak ng dumi ng ibon. Hindi sementado ang sahig at nagalat ang mga tuyong talahib at napakadami ng langaw. Sa isang sulok ay may isang luma at napakaduming sofa katabi ang isang hindi na ginagamit na lumang refrigerator. Wala ding linya ng tubig, walang ilaw, walang banyo, at wala ding kwarto at higaan. Habang inililibot niya ang kanyang paningin sa buong paligid, napapaisip si Devine kung doon ba siya titira habang nagtatrabaho. Nang biglang, para siyang nagising nang marinig niya si Max. Sinabi nito sa kanya na gusto niyang tingnan ang daliri ng kanyang paa kung may mga bakas ng hiringgilya na palatandaan na gumagamit siya ng bawal na gamot. Pinadapa siya nito sa maduming sofa at bigla na lang tinuunan niya ng tuhod ang kanyang likod. Pakiramdam ni Devine, kaya niyang makipagbuno kay Max. Para bang nung mga oras na yun, napakalakas niya at kaya niyang humalagpos sa pagkakadaga nito sa kanya. At may alam din siya sa martial arts. Pero sinabi ni Max sa kanya na may baril siya at hindi siya mangingiming gamitin ito. Natakot siya at nagpaubaya na lang. Ikinadena ni Jean Bristow ang isa sa kanyang mga kamay at isa din sa kanyang mga paa. Tinanggalan din siya nito ng saplot at pagkatapos, kinubabawan siya at pinagsamantalahan. Pinagbantaan siya nito na ililigpit kapag nagtangka siyang tumakas. Hindi siya pwedeng magdamit at dapat lagi siyang mabait. Ito ang kanyang mga utos at kabilin-bilinan sa kanya kung ayaw niyang masaktan. Bukod sa mayat-mayang pananakot, gumawa pa si Jean Bristow ng kwento na siya ay bihag at pagmamay-ari na ng isang grupo ng gang na nandudukot ng mga babae para ibenta sa mga pampaman na ibinabiyahe sa Sydney at sa Melbourne. Sinabi din ito na maging ang mga pulis ay kasabuat nila sa kanilang maduming negosyo, kaya hindi siya dapat magtitiwala. Nang mga oras na yon, nasa bahay lang ang asawa't anak ni Jean na si Jan at David, pati na ang girlfriend ni David na si Shane, pero wala silang kamalay-malay sa mga kabuhungan na nangyayari sa loob ng kanilang bakuran. Habang nakasalampak sa pagkakaupo, umaandar ang isip ni Devine kung paano siya makakataka sa lugar na yon. Paano malalaman ng sino man na nakidnap siya? Paano siya makakahingi ng tulong? Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Ayaw niyang mamatay doon. Hanggang sa binuksan ni Jean ang isang sirang ref. Tinitingnan niya ang loob nito kung meron doong bagay na posibleng gamitin ni Devine para makatakas. Noon mismong oras na yun, may nakita siyang hindi nakita ng kanyang kidnapper. Isang maliit na hook na yari sa metal na posibleng magligtas sa kanyang buhay. Kinumpiska ni Jean ang kanyang mga susi, ang kanyang cellphone at muling tiningnan ang kanyang kadena sa paa at muling pinahigpitan ito gamit ang plies. Nang sumapit na ang gabi, umalis na si Jean Bristow at iniwan siyang mag-isa sa kural. Mabilis na kumilos si Devine. Buti na lang, isang paa at isang kamay lang ang ikinadena ni Jean. Magagamit pa niya ang isang kamay at paa para makalapit sa ref at makuha ang hook na kanyang naispatan. Bagamat matindi ang kaba, mabilis siyang kumilos at nakuha ang hook na nakita. Gamit ang nasabing hook, ipinasok niya ito sa susi ng kadena niya sa paa at pagkatapos, iniikot-ikot niya ito. Mabilis niyang nakalag ang kadena sa kanyang kamay, pero napakahigpit ng ginawang pagkakakadena ni Jean sa kanyang paa. Dahil wala naman siyang pagpipilian, kundi subukan ng subukan, ipinasok niya uli ang hook sa loob ng susi.
Makailang beses niyang pinaikot-ikot at itinwist ang hook sa loob. Diniinan at muling iniikot hanggang sa nakarinig siya ng lagitik. At unti-unting lumuag ang pagkakadena sa kanyang paa. Ngayong nakalagna niya ang tanikala, ano na ngayon ang kanyang gagawin? Nagdesisyon si Devine na huwag tumakas. Sa halip, naisip niya ang kanyang laptop. Nakaligtaan ni Jean na kumpiskahin ang kanyang laptop na nasa loob lang ng kanyang backpack. Ang kinuha lang nito sa kanya ay ang kanyang susi at cellphone. Kinuha niya ang kanyang bag at gamit ang wifi stick, binuksan niya ang kanyang laptop at sa isang iglap, naka-online na siya agad. Dali-dali siyang nag-send ng mga messages sa kanyang mga kaibigan at pamilya sa Belgium. Sinabi niyang kinidnap siya sa South Australia sa isang maliit na farm, sa isang kural ng baboy. Pero hindi niya alam kung ano ang eksaktong address. Sinabi niyang takot na takot siya, may baril ang kumidnap sa kanya at nakiusap na humingi sila ng tulong sa pulis. Mabilis na nakarating sa iba't ibang panig ng mundo ang kanyang mensahe patungo sa kanyang pamilya at mga kaibigan. At isa sa agad na nag-reply sa kanya ay ang kanyang kapwa backpacker na si Eka Wang. Makailang beses silang nagpalitan ng mensahe hanggang sa bigla na lang nawala ang koneksyon. Pangatala at dali-daling ibinalik ni Devine ang kanyang laptop sa loob ng kanyang backpack at muling ikinabit sa paa ang tanikala. Tulad ng ipinangako ni Eka Wang, tumawag siya ng pulis at inireport ang pagkakidnap sa kanyang kaibigan. Sa Belgium, nakarating na ang kanyang mensahe sa kanyang pamilya na punong-puno ng pag-aalala. Nang matanggap ng mga pulis ang report ng kidnapping, wala pang 10 minuto, ipinag-utos agad ng police superintendent na si Mark Wysik na postihan ng paikot ang malaking parte ng lugar. Lingid sa kaalaman ni Jean Bristow, nang dalhin niya si Devine sa kanyang lumang babuyan, ang cellphone nito ay nasa sagap na ng phone tower transmitter na nakatayo malapit sa lugar. Sa pamamagitan ng kanilang triangulating dot data, natukoy nila ang eksaktong lugar para magsiyasat. Kailangan nilang magmadali sapagkat oras ang kanilang binibilang bago mahuli ang lahat. Nanawagan din ang mga pulis sa suspect sa pamamagitan ng media na mahuhuli at mahuhuli siya at hindi na yun magtatagal. Sa isang tahimik na bayan ng Miningi, naglunsad sila ng malawakang manhunt sa lupa at sa himpapawid. Pumailan lang ng gabing yun sa kalawakan ang mga eroplano at nagpatuloy kinabukasan ng buong araw. Nung mga bandang alas 2 ng hapon, ikalawang araw ni Devine sa pagkakapiit, isang sasakyan ang nakita ng mga pulis na nakapark sa ilalim ng puno sa tapat ng dating babuyan. Pinanood ng mga pulis si Jean Bristow na lumabas ng kural at pumasok sa kanyang pickup at nagdrive patungong bayan. Naispatan din ng nagpapatrol na eroplano ang pulang pickup na nasa bisinidad ng farm at iniradyo ito sa kanilang pulis sa ibaba. Hinarangan nila ang sasakyan at tinanong ang pangalan ni Jean. Kinuhanan din nila ito ng litrato. Isa lamang itong routine check-up dahil wala pa silang sapat na ebidensya para siya'y damputin. Pagkatapos, hinayaan na nila itong makaalis. Pero sapat na ito para ikataranta ng husto ni Jean Bristow na dali-daling bumalik sa farm. Hangos na sinabi nito kay Devine na marami ng pulis ang naghahanap sa kanya at kailangan na niyang umalis. Inutusan siya nitong isuot ang kanyang mga damit at bitbitin lahat ng kanyang mga gamit at dali-dali na silang sumakay ng kanyang sasakyan. Ibinaba siya ni Jean Bristow sa isang motel sa Murray Bridge kung saan sila unang nagkita. Sinabi nito sa kanya na dumiretso na siya agad sa airport at isuot ang kanyang sombrero para itago ang kanyang mukha at umuwi na sa Belgium. Dahil sa sobrang takot, hindi na naisip ni Devine na magsumbong sa mga pulis. Wala siyang tiwala kahit kanino.
Ngayong malaya na siya, matinding takot pa rin ang namamayani sa kanya. Resulta ng sobrang pagbe-brainwash ni Jane Bristow sa kanya. Bagamat ayaw na niyang lumabas ng tinutuluyang motel, napilitan siyang lumabas para maghanap ng makakainan. Pero nandun pa rin ang matinding kaba at takot na basta nilang may dadampot sa kanya ng mga lalaki na nagpapatakbo ng prostitusyon na sinasabi ni Jane. Kaya sa takot niya, bumalik siya uli sa kanyang kwartong tinutuluyan. Nang biglang may tumawag sa kanyang pangalan. Lumingon siya at sa isang iglap, nagdatingan na ang mga pulis patrol. Sa matinding gulat at nervyos, para siyang tinulos sa kanyang pagkakatayo at hindi na siya nakakilos pa. Kinuha siya ng mga pulis at dinala sa police station. Noon pa lang na-realize ni Devine na ligtas na siya at nakahinga siya ng maluwag. Samantala, sa Belgium, natanggap na ng kanyang pamilya ang magandang balita na ligtas na siya at nasa poder na ng mga pulis. Habang si Jane Bristow naman ay nakauwi na sa bahay nila matapos ihatid si Devine. Abala ito sa pagtatapon ng mga ebidensya at kinalbo din niya ang kanyang ulo para ibahin ang itsura. Kinabukasan, niraid ng mga pulis ang farm at inaresto si Jane. Gulat na gulat ang pamilya niya. Wala silang kamalay-malay sa mga nangyayari. Ang kanilang padre at pamilya ay inaakusahan ng pangingidnap at pagsasamantala sa isang backpacker. Na-realize ni David na hindi pala niya kilala ang kanyang sariling ama. Kung hindi naging mabilis ang mga pulis, baka iba na ang sinapit ng biktima nito. Naisip niya tuloy na baka dati na itong gawain ng ama at ngayon lang ito nabisto. Na-recover ng mga pulis ang kadena na ginamit kay Devine na itinapon sa balon. At ang cellphone naman nito ay natagpuan nila sa tangke ng tubig. Natagpuan din nila ang isang pekeng baril na binili sa eBay. At nakarecover din sila ng sandamakmak na DNA evidence sa may sofa kung saan si Devine nakakadena. Ang lahat ng ebidensya ay naipresenta sa korte at tumugma sa mga kwento ni Devine. Hindi inamin ni Jane Bristow ang krimen na ginawa at sinabing wala siyang kasalanan. Sinabi nitong nagsisinungaling si Devine at gusto lang mangwarta. Hindi siya pinaniwalaan ng korte at nahatulan ng 18 years na pagkakakulong at posibleng maparol sa taong 2032. Ayon kay David Bristow, ang kadena ang nagpatibay ng kanyang paniniwala na ginawa ito ng kanyang ama. Sapagkat wala pa siyang nakikitang ganong style ng kadena na may hugis na letter D. Isa akong magsasaka at halos lahat kami nakatira dito at hindi namin ginagamit ito. Ipinasadya ang kadena at ito ay may sadyang pinaglalaan ng gamitan. Totoo ang akusasyon sa kanyang ama at naniniwala siyang masama itong tao.